Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin sa pangalan at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Narito na naman po tayo sa ating talakayan patungkol po sa mga kontrobersyal na mga katanungan sa buhay. At ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa annulment. At ang ating pong sasaguting tanong ngayon ay, ang annulment ba ay biblical? Sapagkat marami po ang agam-agam sa ating mga kapanahonan ngayon, lalo na po sa mga Christian churches, na hindi po tayo nagiging balanse pagdating po sa mga bagay-bagay na ito. So, palaala po sa ating po mga taga-subaybay, ang pag-aaral na ito ay hindi upang i-encourage ang mga mag-asawa na magkaroon ng annulment, kundi ito po ay pag-aaral para po tayo maging balanse sa ating pong mga pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang ating pong sasagutin ngayon, ang annulment ba ay biblical? Sapagkat marami po ang mga nagiging bias ng mga Kristiyano, mananampalataya, tungkol sa mga bagay na ito sapagkat hindi po nila binabalanse ang mga katuruan sa Biblia. Kaya mga kapatid, muli ang ating topic ay annulment. At ang ating sasagutin na katanungan ngayon po ay, ang annulment ba ay biblical? Well, sa pamantayan po ng ating Panginoon sa Malakay 2:16, sapagkat aking kinapupuutan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Kaya sa pamantayan po ng Diyos, ang paghihiwalay, mga kapatid, ito ay kinapupuutan ng Diyos. Hindi po ito kalooban ng Panginoon. Hindi po ito kagustuhan ng ating Panginoon. Ngunit, ang madalas po na ating pinanghahawakan na kasulatan ay ang nakasaad sa Matthew 19:6. At ito po ang sabi ng Biblia. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. I would like to emphasize this. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At isa pa ho, para po mas maano po natin, ma-internalized. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So ito po ang commonly sa mga ikinasal, sa mga married na mga tao, na ito po ang pinanghahawakan natin na kasulatan na ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Na ito ay sinasang-ayunan ng maraming mga mananampalataya, maraming believers. At ito po ay sinasang-ayunan ng lahat po ng mga, sabihin natin, mga denominasyon sa Kristiyanismo. At tayo rin po ay naniniwala sa salita ng Diyos na ito na ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ngunit gusto ko lamang po ipabatid, mga kapatid ko, mga sumusubaybay, na hindi lahat ng ikinasal ay pinagsama ng Diyos. Mayroon lamang pinagsama ng tao. Ulitin ko po, kasi ang ating pamantayan na sinasang-ayunan po ito ng marami sa Matthew 19:6 na ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Pero gusto ko lang po buksan ng ating mga kaisipan, mga kapatid, na hindi lahat ng ikinasal ay pinagsama ng Diyos. Mayroon lamang pinagsama ng tao. Kasi may mayroon po tayong mga general principles ng akala po ng marami na ang mga ikinasal ay automatic Diyos po ang nagsama sa kanila. Ulitin ko po na ang akala ng marami na ang mga ikinasal, ang Diyos na po ang nagsama sa kanila. Pero mga kapatid, I would like to, gusto ko po na buksan lamang po natin ang ating mga kaisipan. Tulad ng aking sinabi na hindi lahat ng ikinasal ay pinagsama ng Diyos. Mayroon lamang pinagsama ang tao. So, ano po ba ang pamantayan? How do we know na ang isang ikinasal o ang isang married
na tao ay ito po ay ang Diyos ang nagsama sa kanila? O paano natin malalaman kapag ang ikinasal ay ang Diyos ang nagsama sa kanila o pinagsama sila po ng Diyos? Mayroon po tayong mga tinatawag na general principle sa Bible na dapat po natin din tunghayan at dapat po natin tingnan. Ang sabi po ng Romans 12:2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So dito po, malalaman po natin kapag ang isang ikinasal ay pinagsama ng Diyos at kung ito ay kalooban ng Diyos. Ang wika po dito sa Romans 12:2, ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kaya-aya, at lubos or perfect ang tawag po ng Bible. Ulitin ko po ha, malalaman po natin ang pinagsama ng Diyos kung ito ay naayon sa kanyang kalooban. Ano ang kalooban ng Diyos? Ito daw po ay mabuti, ito daw po ay kaaya-aya, ito daw po ay lubos na kalooban ng Diyos. In English, ang sabi po ay malalaman natin ang kalooban ng Diyos, first, good, mabuti. Pangalawa, pleasable o kaaya-aya. Pangatlo, ito po ay perfect. So, kapag ang kasal ay kalooban ng Diyos, as what I said sa ating binasa ng Panginoon, ito po ay mabuti, kaaya-aya at ganap sa harapan ng ating Panginoon. So that is general principles na dapat nating tunghayan. Kasi hindi lahat ng ikinasal ay kalooban ng Diyos. As what I said, ang kalooban ng Diyos ay good, pleasable, and perfect. Kaya kapag ang kasal ay kalooban ng Diyos, dapat makikita natin po ito. Itong kabutihan, kaya-aya, at lubos na kalooban ng Diyos. Isa pa hong general principles na dapat po natin makita kapag ang kasal, ito ay ang Diyos ang nagsama sa kanila. Ang sabi po ng Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Sabi dito ng Bible, nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sa ibang translation ng iniisip ay plano, nalalaman ko ang mga plano na aking plinano sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga plano tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Mga kapatid, malalaman din po natin kapag ang kasal ay plano ng ating Panginoon. Kasi sabi ng Bible, I know the plans I have for you, a plans to prosper you. Kaya malalaman po natin kapag ang kasal, ito ay plano ng Diyos or ito ay ayon sa plano ng Diyos, kasi magiging prosperous, magiging successful, magiging matagumpay. Kaya kung titingnan po natin ang mga pagsasama o pag-aasawa na hindi nagtatagumpay, therefore hindi po yan ang plano ng ating Panginoon. Kasi ang plano ng Diyos, as what I said while ago, ay ito po ay magpro-prosper. Ito ay magtatagumpay. Ito ay magiging successful. So therefore, if the marriage ay hindi po siya successful, hindi siya prosperous, therefore, hindi ito ang plano ng ating Panginoon. At isa pa hong mga pamantayan, general principle na dapat po natin din i-consider sa Biblia ay yung tinatawag po dito sa 1 Corinthians 14:33. I would repeat 1 Corinthians 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. So dito, kung atin pong papansinin, our God, which the author of marriage, ay Diyos siya ng kapayapaan at hindi siya Diyos ng kaguluhan. So therefore, kapag ang pag-aasawa ay magulo, alam na po natin na hindi po ito galing sa Panginoon. Hindi po Diyos ang may author nito, na kapag ang pagsasama ay laging away, laging gulo,
at hindi nagkakasundo. So therefore, it is not the will of the Lord. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, kaya gusto ko lang po imungkahi sa ating mga taga-subaybay na hindi lahat ng ikinasal ay pinagsama ng Diyos. Mayroon lamang pinagsama ng tao, at uulitin ko, ang mga ikinasal na pinagsama ng Diyos, unang-una, yung ating tiningnan, yung pinagsama ng Diyos ay base sa kanyang kalooban, dapat ito ay mabuti, kaaya-aya, at ito po ay ganap. At higit sa lahat, ito ay magtatagumpay. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, magiging successful. At dito nga po sa Corinthians, ito ay magiging mapayapa. So, mga kapatid, ito po ang mga pamantayan, ito po ang dapat natin basihan sa mga ipinagsama ng Diyos. Pero kung lahat po ng ating sinabi sa Romans 12:2, Jeremiah 29:11, 1 Corinthians 14:33, kung yun po ay hindi nangyayari, so therefore, hindi yun. Hindi ang Diyos ang nagsama sa kanila. Hindi sila pinagsama ng Diyos. Maaaring sila ay pinagsama ng tao. Kaya ako agree po na ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalay ng tao. Bakit? Ulitin ko po, una dapat ito ay ganap, kaaya-aya, at sabihin natin mabuti. At ito ay magtatagumpay, ito ay magiging successful, magiging prosperous, at higit sa lahat, na andun ang kapayapaan, wala ang kaguluhan. Kaya bago po tayo mga kapatid, tinatalakay po natin ito para bigyan natin ng background para maging bukas ang ating pangunawa. So ang ating pong sinasagot na tanong ay ang annulment po ba ay biblical? So i-define muna po natin ang pagkakaiba ng divorce at saka annulment. Kasi ito po yung mga dapat natin munang tunghayan. Divorce means the legal dissolution of a marriage or legal separation. I would repeat, divorce means the legal dissolution of a marriage or legal separation. While annulment naman means the state of being cancelled or annulled, a formal termination of a relationship or a judicial proceeding. Ulitin natin uli po, annulment means the state of being cancelled or annulled, a formal termination of a relationship or a judicial proceeding. Kaya magkaiba po ang divorce at saka annulment. Ang divorce ay itinuturo na po yan sa Biblia sa panahon pa lamang po ni Moses, at what we call this is legal separation. At ang annulment talaga ay pagpapawalang bisa. Maging ito ay judicial proceeding or isang relationship. Kaya dito ang ating sasagutin ay yung annulment. Ngayon, minsan kasi naguguluhan ang maraming Kristiyano kasi makikita po natin na para bang magkapareho lang ang salitang divorce at saka annulment. But ito po ay malaki ang kaibahan. Ulitin ko po, ang divorce, ito ay legal separation na pwede kayong maghiwalay pero hindi po kayo pwedeng mag-asawa na isa't isa. At then ang annulment naman ay pawawalang bisa talaga po yung tinatawag po nating kasal, at maaari kayong mag-asawa doon sa ibig ninyong pangasawahin. Well, tingnan po natin ang biblical basis po natin na madalas po nating inaaral. Tingnan po natin sa Matthew 19:3-6. Nagsilapit sa kanya ang mga Fariseo na siya'y tinutukso nila, at kanilang sinasabi, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? I would repeat. Sabi dito, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? 4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? Verse 5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman.
Verse 6, kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Dito po sa konteksto, lumapit ang mga Fariseo upang si Jesus ay, ang sabi nga, ay tuksuhin. At ang kanilang tinanong ay, ang sabi nga ng ating binasa kanina, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? Pero ang sagot ng ating Panginoon, ito ay turo na buhat pa sa pasimula. Ipagpatuloy po natin ang basa sa 7 hanggang 8. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, in English, divorce? Kaya itong sinasabi sa Bible ay divorce. Sabi dito, sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moses na magbigay ng kautusan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Verse 8, sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moses na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat buhat sa pasimula ay hindi gayon. So ang plano ng God, tulad ng ating kaninang pagsimula, ay hindi po ito kalooban ng Diyos ang paghihiwalay at napupuot ang Diyos sa paghihiwalay. Pero dahil sa katigasan ng tao, ang wika ng Bible, ipinaubaya sa inyo ni Moses na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Verse 9, at sinabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid. Gusto ko lang po, mga kapatid, medyo cautious tayo sa ating pagbasa, dahan-dahan. Uulitin ko po, at sinabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban sa kung sa pakikiapid. So there is an exemption. Mayroon pong tinatawag na parabang liban, at mag-asawa ng iba ay nagkakasala sa pangangalo niya, at ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiwalayan ay magkakasala ng pangangalo niya. Dito kung ating iintindihin ang talata, ang sinasabi ng Bible na binigyan ng kasulatan para makipag-divorce, na mag-asawa ng iba as ay magkakasala siya ng pangangalo niya. Tulad po ng sinabi natin kanina na ang divorce is legal separation, na both side ay hindi maaaring mag-asawa. Pero ang sabi dito ng Bible sa Mateo 19:9, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban sa kung pakikiapid. Take note ha, yung salitang liban sa kung pakikiapid, ito ay exemption doon po sa verse na mamaya atin pong ilalaborate po yan, mga kapatid kong sumusubaybay. At para po natin mapagtibay ang salitang divorce sa Bible o yung legal separation, ito ay sinasabi sa 1 Corinthians 7:10 hanggang 11 sa panahon po ni Pablo. Sabi po dito sa 1 Corinthians 7:10 hanggang 11, datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako kundi ang Panginoon, sabi ni Pablo, na ang babae ay huwag humiwalay sa kaniyang asawa. 11, datapwat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. So, ang context po dito ay divorce, tulad ng binabanggit po sa Mateo, ang tinutukoy ni Jesus, na noon pa ho ay practice na po sa panahon nila Moses dahil sa katigasan ng kanilang ulo, na they were permitted na magkaroon po ng divorce, but both side ay hindi po sila pinapahintulot na mag-asawa ulit. Kaya dito sabi, niliwanag ni Pablo na ang sabi niya, datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa kung gusto niya uli mag-asawa, kasi hindi nga permitted mag-asawa ng iba.
Balikan niya ang kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. So that is the concept ng tinatawag po nating divorce, na you are permitted or legally separated, but both side is not permitted na mag-asawa uli ng iba. Kung hindi man nila matiis ang pagiging single, ay magbalikan sila. That is the utos, ano, the command na sinasabi ni Pablo, na hindi utos niya kundi utos ng ating Panginoon. At tanong tayo muna sa verse 39. Dito pa rin po tayo sa 1 Corinthians 7. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kaninumang ibig niya sa kaluuban lamang ng ating Panginoon. Kaya dito maliwanag, mga kapatid, na kahit ikaw ay divorced, kahit ikaw ay legally separated, nakatali ka pa rin sa iyong asawa and you are permitted to marry again. Ito po ang sinasabi ng Bible sa 1 Corinthians 7:39, ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanilang ibig niya sa kalooban lamang ng ating Panginoon. Take note, ang ating tinatalakay ay divorce. Ang divorce ay legal separation, na hindi kayo pwedeng mag-asawa both side. At kung gusto nyong mag-asawa, balikan nyo lang ang dati nyong asawa. Kasi ang sabi ni Pablo, habang buhay ang asawa mong lalaki, habang buhay ang asawa mong babae, both of you ay natatali sa tinatawag po nating nakatali kayo sa isa't isa, liban kung ito ay mamatay na. Ito ay sa konsepto po ng divorce. At dagdagan pa ho natin sa 1 Corinthians 7:12-15, dito pa rin po tayo umiikot para mas maintindihan po natin ang ating pagtatalakay. Kapag naintindihan po natin ang konteksto ng Biblia, sabi niya dito, datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kanina binanggit niya, ito ay pinag-uutos, hindi ni Pablo, kundi ng Panginoon. Pero ngayon, iba naman po ang sinasabi ni Pablo. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, given bago ka maging Kristiyano, nakapag-asawa ka ng unbeliever, at ngayon na Kristiyano ka, hindi mo pa rin ma-convert ang asawa mo into Christianity, o hindi mo pa rin ma-born again. Pero ito ang sabi ng Pablo, sabi niya, datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. So itong text na ito, hindi ito sa Panginoon, kundi ito ay parang advice lamang ni Paul. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niya makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. 14. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang iyong mga anak ay nagkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayoy mga banal. 15. Gayunmay, kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. So this is the advice of Paul sa mga may asawang unbelievers. Regardless kung asawang lalaki or asawang babae. Ngunit inimpasais ni Pablo na hindi ito ang ito ay hindi galing sa Panginoon. Ito ay sabi niya, datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. So this is the advice of Paul sa mga may asawang di mananampalataya. Dagdag pa ho sa 1 Corinthians 7:6, ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. So magkaiba po ang advice sa commandment or law. Ang sabi niya dito, ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Ano nga uli ang payo niya?
Basahin natin ang verse 1 hanggang 5. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Verse 2, datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang mga bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. At gayon din naman ang babae sa asawa, both yung kanilang tinatawag yung nararapat ibigay. At ano nga po nga ang nararapat ibigay ng lalaki sa babae? Pag-ibig. Ano naman po ang nararapat ibigay ng babae sa lalaki? Submission. At verse 4, ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa, at gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. 5, huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pananalangin at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksohin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. So dito, ulitin ko uli, ang context po dito ay divorce. Na ang divorce was practiced sa panahon pa lang ni Moses because of their stubbornness, ang sabi nga po ni Jesus sa Mateo na ating binasa po kanina. So dagdagan po natin sa 1 Corinthians 7:7 hanggang 9. Kaya't bakit nagpapayo si Pablo? Ang sabi niya, kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Well, si Pablo dito ay single. Pero sa batas po, sabihin natin, isa sa mga requirements ng pagiging Pharisee. Remember that Paul was a Pharisee before he was converted into Christianity. Siya po ay Pariseo. At isa sa mga requirement ng Pariseo, must have a wife, or dapat siya po ay may asawa. Kaya dito, maliwanag na si Pablo ay nagkaroon ng asawa. Pero bakit binabanggit dito sa ating talata na siya po ay single? Kasi po, ang sabi po ng maraming scholars sa Biblia, maaaring dahil nga ang mga Kristiyano, they were under persecution way back in the time of Paul, lalo nang hindi pa convert si Paul into Christianity, ay pinapatay maraming Kristiyano. And probably, ang kanyang asawa ay naging Kristiyano nang nauna sa kanya at isa rin pong na-persecute at isa rin pong napatay nung pinapatay ang mga Kristiyano. Kaya dito si Pablo, ang kasabihan ng maraming mga scholars ay nabalo siya. Kaya nung mabalo siya, naging single siya. Kaya ang payo niya, sabi niya, kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay magkaroon ng kanya-kaniyang kaloob na mula sa Diyos, ang isa'y ayon sa paraang ito at ang iba'y ayon sa paraang niyaon. Datapwat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipinatiling gayon. Sa makatuwid bagay ay gaya ko, yung pagiging single. Verse 9, ngunit kung sila'y hindi makapagpigil ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. So kung hindi naman napipigilan yung mga sarili, sabi niya, ay minumungkahi ko rin na mag-isipag-asawa na lang sila. Regardless kung balo or regardless kung single. Sabi ng 1 Corinthians 7:32 hanggang 33, datapwat, bakit pinapayo ni Pablo na kung pwede yung mga balo, wag na mag-asawa uli. Kung ang mga wala pang asawa, wag na magsipag-asawa. Kasi ito po ang kanyang point. Ang sabi ng 1 Corinthians 7:32 hanggang 33, datapwat, ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon sa mga single, sa mga balo. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. So ito pala yung point ni Pablo kung bakit iminumungkahin niya sa mga dalaga, binata na wag na magsipag-asawa tumulad sa kanya, ang mga balo ay wag na rin po magsipag-asawa. Sapagkat ang mga walang asawa, nagsusumakit sila sa mga bagay sa Panginoon. Ang may mga asawa ay nagsusumakit kung papaano makalulugod sa kani-kanilang mga asawa. Kaya mga kapatid, itong sinasabi ni Pablo
ay divorce po yan. Ulitin ko po na gumawa ng kasulatan sila Moses dahil sa katigasan ng ulo ng mga nagsasama noon, yung mga may mga mag-asawa. Kaya pinahintulot sa kanila ang divorce, yung legal separation, but hindi po sila pinapahintulutan na mag-asawa ng iba. Kung sakaling sila po ay hindi makapagpigil, makapagtiis, kaysa mga lunya sila, so ang sabi, magsama sila uli, ang sabi po ng Biblia. Sapagkat sa konteksto po ng tinatawag nating divorce, habang buhay ang kanyang asawa, lalaki man o babae, pareho po sila natatali sa isa't isa, maliban kapag mamatay ang isa man sa kanila. Gayunpaman, mga kapatid, dito sa sinasabi ni Pablo ay konteksto po ito ng divorce na binanggit po ni Moses, pinaliwanag ng ating Panginoong Hesus, at inelaborate naman po ni Pablo. Ngayon, ito ba si Pablo ay mayroon pa rin bang sinabi sa tungkol sa annulment? Well, by the way, mga kapatid, para sa bawat isa sa atin, ay ang mga salitang ating minsan binabanggit ngayon ay mga katahanan lang po o gawa lamang po ng tao na minsan hindi natin nababasa sa Bible word for word, pero ang thought na andun po sa Biblia. At basahin po natin, mga kapatid, sa 1 Corinthians pa rin, dito tayo kay Pablo. As what I said, inelaborate ito ni Pablo. Sa 1 Corinthians 7:27 hanggang 28, natatali kabasa asawa, huwag mong pagsikapang ikaw ay makalag. Take note sa salitang kalag. Okay? Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa. Huwag kang humanap ng asawa. 28. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. Dandahanin lang po natin, mga kapatid, ha? Kasi ini-emphasize ko ang salitang kalag. Ano? Yung kalag. Kasi yung kanina, dinefine po natin what is annulment. Ito po, ang annulment ay pagpapawalang bisa, maging judicial proceeding or either it is a relationship. So sabi dito ng Bible, natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. At ang sunod na sinabi ni Pablo, ikaw bagay kalag sa asawa. Ikaw ba'y kalag sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa. 28. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, take note ha, kung ikaw ay kalag, sabi dito sa ating inano, kung ikaw ay kalag, ang mungkahin niya ay huwag kang mag-asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ang tinutukoy niya dito, yung kalag, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapwat ang mga gayon ay magkaroon ng kahirapan sa laman at ibig ko sana ay kayo'y maligtas. So therefore, dito para bang indirectly na sinasabi ni Paul yung kalag. Ulitin ko ha, mga kapatid, para bang hindi lang mababasa ang salitang annulled dito sa Bible, pero yung salitang kalag na andun po yung thought ng annulment. Nasabi ng Pablo, ikaw bagay kalag sa asawa. Annulled sa asawa. Huwag kang humanap ng asawa. Yun ang mungkahin niya. Pero ang sabi niya sa 28, ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ikaw nakalag sa iyong asawa, ay hindi ka nagkakasala. Kaya mga kapatid, kanina binasa po natin ang Mateo 19 na ipinahintulot ang divorce, pero mayroon pong exemption. Ano yung exemption? Yung pangangalunya. Ang sabi po ng Galatians 3:15, mga kapatid, sabi dito, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Sabi ni Pablo uli, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao na bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, kasunduan, pakikipagtipan, batas, di ba yung ating mga senador gumagawa sila ng batas, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdagman. So dito sa Bible, well, ang mga batas ay gawa po yan ng tao, di ba? Sa ating mga pagtatalakay nung una, mayroon pong mga iba't ibang klaseng batas. Mayroon tayong tinatawag na
spiritual laws, may tinatawag tayong moral laws, may tinatawag tayong ceremonial laws, mayroon tayong tinatawag na civil laws, mayroon tayong tinatawag na Christ laws. Pero dito makikita po natin mga kapatid, yung ating tinatalakay ay hindi po ito ceremonial laws na na-obsolete na, na-obsolete na, kundi nandito tayo sa civil laws. Pag sinabing civil laws, ito ay mga legal laws. Kaya nandito tayo sa legal na tinatalakay ng Biblia tungkol sa pag-aasawa at particularly sa divorce. At ngayon, indirectly ano, doon sa binasa natin sa 1 Corinthians 7:28, 27-28, yung salitang kalag, para bang ang thought ay yung annulment. At ulitin ko ha, mga kapatid, na bagamat ipinahintulot ang divorce sa panahon ni Moses, dahil sa katigasan ng ulo, there is an exemption. Ano yung exemption? Maliban sa pangangalunya. At tingnan po natin dito na bagamat ang batas, bagamat ang sabihin natin, ang pakikipagtipan kasundun ay gawa lamang ng tao, ngunit pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan. Kaya dapat kinukonsider din po natin ang batas, yung civil laws na tinatawag natin, yung legal laws natin. Kaya dagdag pa ho natin, balikan natin ang sinabi ng ating Panginoon. Kasi maliwanag po, dapat maging bukas lang po ang ating mga isipan. Sa Matthew 5:31 and 32, sinabi rin naman, ang sino mang lalaki na ihiwalay o i-divorce na ang kanyang asawa ay binigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay, in English is divorce, 32. Sabi niya, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil. Ulitin ko, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil ay siya ang sa kanya'y magbibigay kadahilanan ng pangangalunya, at ang sino mang mag-asawa sa kaniya kung hiwalay or divorce na siya ay nagkakasala ng pangangalunya. So, tinalakay na po natin na ang mag-asawa na divorce, shadow o legal separation ng asawa, magkakasala sila ng pangangalunya. Pero take note mga kapatid, kung ang sabi ng Bible, kung ang kanyang asawa ay bigyan siya ng kasulatan ng paghihiwalay, data po sinasabi ko sa inyo na ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na kung sa pakikiapid ang dahil. So may mga reason, may exemption sa divorce. At ano ang exemption uli? Inuulit-ulit ko ay pangangalunya. By the way mga kapatid, ang annulment ay pagpapawalang bisa ng kasal, ay makikita po natin na hindi naman pwedeng pawalan ng bisa ang kasal ng walang grounds. Kaya ini-emphasize ko po kanina na may exemption sa divorce. Pwede kayong mag-divorce, okay kayo mag-legal separation, kung talagang hindi kayo magkasundo, at binanggit po yan doon sa aklat ni Paul. Pero kung sa pangangalun niya, this would be a ground of annulment, mga kapatid. Kaya sinasabi ko, ito ang exemption. Kaya tingnan po natin ano, kasi sa pag-aaral po ng batas natin ngayon, may mga grounds ang annulment. Hindi naman kabud na kapag gusto mong makipag-anal is automatic approve. Siyempre, wini-wait po yan ng ating korte, kung ito ba ay mayroon ba talagang batayan, kung ito po ba ay mayroon pong weight, ano, may bigat para po i-grant yung tinatawag nating annulment. Kaya titingnan po natin mga kapatid, i-consider natin ano po ba ang mga grounds para po ang magiging cause ng tinatawag nating annulment. Una, number one, yung bigamy. Ano, may asawa ka na, tapos nag-asawa ka pa ng iba, ano pa, kanak ka pa sa labas. So ang tawag diyan ay bigamy. Pangalawa, yung first consent, ano, yung parabang pinilit lang na hindi nyo naman talaga kagustuhan, pinilit lang. Ayan, medyo ano tayo diyan, isa sa mga ground 'yan. Yung fraud naman mga kapatid, ito yung parabang sabihin natin na parabang may mga bagay na alam nyo na, mga bagay na isinikreto, mga bagay na inilihim. Tapos hindi sinabi sa kanyang mapapangasawa. Then, na-discover din ng kanyang asawa later.
Marriage prohibited by the law. Lahat po ng mga marriage tulad ng pag-aasawa sa malapit na kamag-anak. Incestus ang tawag po natin dyan. Ay, ang iba namang ground, pang lima, ay mental illness. Kung buang-buang naman talaga ang asawa, yan po ay ground ng annulment. Ang iba naman po ay mental incapacity. Pang-anim, yung mental incapacity na talagang para bang hindi siya eligible na mag-asawa. And then seven, inability to consummate marriage. Yan, hindi kayang tayuan ang kanyang pag-aasawa. Or pang-walo, yung underage marriage. Wala pa sa edad, syempre. Yun po ay mga grounds ng tinatawag natin ng annulment. Kasi ang iba, hindi po masyadong bukas ang kaisipan na sasabihin nila na, ay hindi, hanggat buhay ang asawa ay natatali siya doon. Paano naman kung ang asawa mo ay nangangalunya na? Paano ang asawa mo kung nang bababae na? Paano kung ang asawa mo ay niluloko ka na? Ikaw pa ba ay nakatali doon? Buksan lang po natin ang ating isipan. Kasi sa Bible, mga kapatid, yung mga taong binigyan po nila ng kasulatan ng divorce, ito yung mga taong hindi magkasundo. Pero sabi doon, liban sa pangangalunya. Kaya itong pangangalunya, ito ay ground ng annulment o pagpapawalang besa na indirect, hindi man sinabi ng Bible, pero may binabanggit ang Bible na salitang kalag. Na ang thought ay para bang tinatawag nating annulment. Kaya kita nyo po mga kapatid, maging si Jose, nung malaman niyang buntis ang kanyang asawa, alam naman ni Jose na hindi niya pa sabihin nagagalaw ang kanyang asawa at ngayon kabud na balitaan niya na buntis. Kaya sabi po dito ng 19, at si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim si Maria. Kasi ang sabihin natin para bang ikaw ay lalaki, ay ngayon nabalita ang buntis, aba, masisira ang kapurihan mo dyan at medyo kahihiyan, in other words. Sorry sa term na gagamitin ko mga kapatid, ikaw ba na asawang lalaki o ikaw ba na asawang babae ay nilalagyan ka na ng tae sa ulo. Ang term po kasi ng mga Pilipino kapag medyo nangangalunya ang sabihin natin ng lalalaki, ng bababae ang lalaki o ng lalalaki ang babae, ay nilalagyan mo ng tae sa ulo ang iyong asawa sa term natin. So in other words, kahihiyan po yan. O masisira ang kapurihan. Mawawala ang kapurihan ng lalaki o babae dahil sa ginawa ng kanyang asawang lalaki o babae na pangangalunya. Kaya dito mga kapatid, sa ating mga kapatiran, maging bukas lang po ang ating mga kaisipan. Kasi kapag nakakabalita sila ng kapatiran na hiwalay sa asawa, sasabihin nila bawal sa Bible po yan bawal po yan sa, kasi sabi ng Bible, habang buhay ay natatali. Ulitin ko yung sinasabi ni Pablo kanina na habang nabubuhay ang asawa ay natatali ka sa iyong asawa, sa konsepto po yun ng divorce or legal separation. Pero sa annulment, mga kapatid, ay iba po ang case ng annulment. Kaya dito si Jose, pero alam naman po natin ang story ni Joseph na kinausap siya ng anghel na huwag mong hiwalayan dahil ang pinaglilihim ni Moses. So, naging sila pa rin. Pero mga kapatid, makikita po natin na ang isang lalaki kapag medyo nilagyan mo na ng ipot sa ulo, ay medyo iba po ang usapan po niyan. At kung ating makikita na para bang sa isip ni Joseph, may ibang sumiping sa kanyang kasintahan. Kasi doon ang betrothal, sa Bible times, ang betrothal, para bang engagement sa ating term, as if na para na silang mag-asawa. Kaya nagpa siya siyang hiwalayan. Pero we know the story of Joseph. Dahil hindi naman po sa fornication, hindi naman sa fornication nagbuntis o nagdalang tao si Mary, kundi ito ay himala ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, sabi po ng Mateo, sabi natin ng Deuteronomy 24, mga kapatid, ulitin ko ha, ang divorce ay may exemption. Kung ang asawa mo talaga ay tinatarantado ka na, niluluko ka na,
Huwag mo sabihin nakatali ka pa rin po doon. Mayroon po tayong batas para doon. At yun ang exemption sa divorce, mga kapatid. Yun ang exemption sa divorce. Basahin natin ang Deuteronomy. Ulitin natin ha, hindi po ito ceremonial laws, kundi ito ay civil laws na pwede po natin tingnan ang mga principles na atin pong mababasa po dito. Sa Deuteronomy 24:1-4, pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, at mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay. Gusto ko lang po i-emphasize sa mga kapatid, sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay ay lalagdas siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay at papagpapaalamin niya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki ay makakayaon siya at makakapag-asawa sa ibang lalaki. Take note ha, basahin natin ulit-ulit ang talatang ito na ang thought dito ay annulment. Verse 3, at kung kapuutan siya ng huling asawa at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibigay sa kanyang kamay at papagpaalamin siya sa kanyang bahay, ay kung mamatay ang huling asawa na kumuha na sa kaniya upang maging asawa niya, ay hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya pagkatapos na kanyang mapangayupapa siya, sapagkat yaoy karumaldumal sa harap ng Panginoon, at huwag mong papagkakasalahin ang lupain na ibinigay na pinakamana sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Church, ayaw man natin sa hindi, dito po sa Old Testament pa lang, sa panahon pa lang po ni Moses, na andun na po ang thought ng tinatawag nating annulment. Basahin lang po natin ng marahan, with understanding, with an open mind, para hindi po tayo nagiging judgmental. Ulitin ko po ha, mga kapatid, pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata, bakit? Sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay. Halimbawa po mga kapatid, balik tayo, sinabi na maliban sa pangangalo niya, na-discover ng lalaki na ng lalaki ang kanyang asawa, o na-discover ng babae na ng bababae ang kanyang asawa, ito ay kahiyahiya. At anong sabi ng Bible? Ay lalagdas siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay at papagpapaalamin niya sa kanyang bahay. Pero mo paalisin ang babae na gumawa ng kahihiyan, gumawa ng anumang bagay, at pagkaalis niya sa bahay ng lalaki ay makakayaon siya at makapag-aasawa ng ibang lalaki. Because annulled, tulad ng sinabi natin kanina, ang divorce, legal separation, pwedeng maghiwalay, pero hindi pwede silang mag-asawa ng panibago. Pero ito, mapapansin natin na pagka nalagdaan, ay pwede na pong mag-asawa uli ng ibang asawa. At dito sa binabasa po natin, na kung sakali ay, halimbawa, ikaw ay nasumpungan na karumaldumal o masamang yung ginagawa, isa ito sa mga ground ng annulment, at maging sa Bible ay pwedeng humiwalay, pwedeng mag-asawa. At sabi ng Bible, kapag ikaw daw po ay nag-asawa at namatay ang pangalawa mong asawa, hindi mo na rin pwedeng balikan yung una mong asawa, sapagkat ang sabi ng Bible, ito ay karumaldumal at dahil pinangayupapa ka na. Sorry sa term ha, mga kapatid, sa mga sumusubaybay natin, ang salitang pinangayupapa ay nilaspag ka na. Sorry sa term. I would like to say,
Sorry sa term, kasi iba po ang usapin na kapag ang babae, marami na ang mga naging lalaki, paiba-iba na ang lalaki, ay ibang usapin po yan. Pinangayo pa pa ang sabi ng Bible sa King James Version. Kaya mga kapatid, karumal-dumal na sa Panginoon na kung na ikaw ay na-annulled, tas nag-asawa ka ng panibago, at ang napangasawa mong panibago ay namatay, huwag mo nang balikan yung una mong asawa na in-annulled kayo. Kasi ito ay karumaldumal sa Diyos, kasi ang wika ng description dito sa Deuteronomy, pinangayupapan. In other words, as what I said, nilaspag na. Kaya mga kapatid, hindi, it is not good for a girl or babae na magpa-iba-iba ng lalaki, kasi it is very, sabihin natin, karumaldumal sa ating Panginoon. Kaya nga ang prinsipyo ng Bible sa Hebrews 13:4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan. Kaya mga kapatid, sabi dito ng Bible ay maging marangal. Basahin natin ng tuloy-tuloy. 13:4 ng Hebrews, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Iba po ang pakikiapid at pangangalunya, in English, fornication and adultery. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, past experience man, sabihin natin, bago ikasal, kasi siyempre, bago ikasal, ang tawag po doon ay fornication, kung you have an experience. Pero kung kasal ka na at mayroon ka pang iba, ang tawag doon naman ay adultery. Kaya mga kapatid, sabi dito ng Bible, liwanagin lang po natin maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Prinsipyo po ito, huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at mga mapangalunya, mapakiapid means fornication in English, and then mapangalunya, adulterers, ay pawang hahatulan ng Diyos. Kaya kung ating pong susundan ang prinsipyo ng Diyos, dapat marangal po tayo bago iharap sa altar. At habang kasal tayo, maging marangal pa rin po tayo. Yun ang sinasabi ng Bible. At marami pong mga nagsasabi sa mga mahal nating kapatiran, wala pong nagnanais na magkaroon ng problema sa pag-aasawa. Pero minsan dumarating, dahil tulad ng sinabi ko, na mayroon ikinasal na pinagsama lamang ng tao. Bakit? Kasi ako, ang paniniwala ko, ang mga pinagsama ng Diyos, ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang kalooban, ito ay magiging matagumpay at magiging, sabihin natin, successful. Pero kapag ang pagsasama ay hindi nagiging matagumpay, hindi magulo, sabihin natin, ay maaring sila ay pinagsama lamang ng tao. Kaya mga kapatid, uulitin ko, sa Bible, ipinapahintulot kung talagang hindi talaga magkasundo ang mag-asawa, pinapahintulot po yung legal separation, which we called it divorce. Pero kapag ang divorce ay may ground talaga, yung pangangalunya, sabihin po natin, at ang binanggit sa Deuteronomy, may mga kahiyahiyang bagay, aba, ito ay grounds. These are the grounds, mga kapatid, ng annulment. At binanggit na po natin kanina ang mga ground ng annulment. At ngayon, mga kapatid, sa Bible times, makikita po natin na tayo mga kapanampalataya, tayo mga Kristiyano, huwag po tayo magiging judgmental. Kung may nababalitaan tayong Kristiyano na hiwalay sa kanyang asawa o hiwalay sa kanyang minamahal, huwag po tayo agad magkukonclude. Kasi hindi po natin alam ang punot dulo. Baka po naman kaya naghiwalay or hindi sila nagsasama ay dahil mayroon tinatawag na grounds. At kadalasan po, whatever ground it is, wala naman po kasing naghihiwalay na ipinaglalandakan, ipinagmamalita, kung ano ang dahilan ng paghihiwalay. Tandaan po natin, mga kapatid, let us be open-minded. Kaya ulitin ko, ang pinapahintulutan sa Bible sa divorce ay yung mga hindi lang magkasundo sa mga bagay-bagay. Pero kung may grounds ito, tulad po ng pangangalunya, well, tinuturo din po sa Bible ang tinatawag nating annulment, yung pagkalag na tinatawag natin, at pwede pong mag-asawa. Kaya sabi dito na kanina binanggit natin, sabi ni Pablo, kalag ba ang sabi niya ng Bible
Kasi mahalaga po na medyo maging ano tayo sa pagbabasa ng Bible. Sabi niya, dito sa 1 Corinthians, ulitin ko lang 7:27 hang 28, natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapan, ikaw ay makalag. Ikaw bagay kalag sa asawa. Ulitin ko ha, ang natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapan, ikaw ay makalag. Ito po ay dito sa unang tinalakay natin. Ikaw bagay kalag sa asawa. Huwag kang hahanap ng asawa advice. And 28, ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. Ulitin ko lang po, mga kapatid ha, medyo pagbulay-bulayan natin ng maigi yung mga close-minded, yung mga judgmental, yung mga critic spirits, mga naghiwalay o hindi nagsasama na kabud tayong nag-judge. Ito, basahin po natin, ikaw bagay kalag sa asawa. Huwag kang humanap ng asawa, advice ni Paul yan. Pero sabi sa 28, ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. Yung mga anal, yung kalag, pag nag-asawa sila, hindi po sila nagkakasala. It's because, ulitin ko mga kapatid, hindi naman po igra-grant yung annulment ng korte kung wala talagang grounds. At kung napatunayan na may grounds, then they will i-annul sila. So they have the right to marry again. Yun po ang sinasabi ng Bible. Pero kung wala namang ground, hindi naman po yun igra-grant ng korte na ma-annul. At tulad ng sinabi po natin, ang mga grounds ng annulment, bigamy, forced consent, fraud, marriage prohibited by the law, tulad ng incestus, mental illness, mental incapacity, inability to consummate marriage, and then underage marriage, yun po ang mga grounds ng annulment. At binasa natin mga kapatid na hindi man binabanggit ang salitang annul sa Bible, yung salitang kalag ay naandun yung thought. At maging dito sa binasa natin sa Deuteronomy na 24:1-4 na sabi ng Bible, pagkang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, at mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata sapagkat kinasumpungan siya ng isang kahihiyang bagay, ito ay mga grounds. Ay lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay at papagpapalamin niya siya sa kanyang bahay, at pagkalis niya sa bahay ng lalaki ay makakayaon siya at makakapag-asawa ng ibang lalaki. So permitted, kaya ang sabi ni Paul, hindi nagkakasala yung mga kalag. Pero ang payo niya, huwag nang mag-asawa. Pero kung talaga, sabi niya, ngunit kung mag-asawa kayo, hindi kayo nagkakasala. Kaya ang pamantayan, mga kapatid, huwag maging marangal sa lahat ang pag-aasawa. Naway para maging successful ang pag-aasawa, naway walang maging dahilan ng grounds para po sa annulment. By the way, mga kapatid, maging si Job. Nung si Job ay namatayan ng 10 anak, at saka si Job ay nawala ang lahat ng kanyang ari-arian, mga livestock. And then, ngayon, mga kapatid, nagkasakit siya ng buong katawan. Talaga, pero mo hindi na kaya ng kuko, pagkamot ng kuko, kundi kailanganin niya ang mga basag-basag na palayok para ikamot. So, ganun katindi ang kanyang sakit sa balat. At sabi nga ng Bible, inuud siya kahit habang buhay. Makikita mo mga uud. So, therefore, nandun na, kaya nga ang sabi ng kanyang asawa sa verse 9, nung magkagayo, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. So, sabi po ng mga scholars, marami sa mga scholars, ay itong pagkakatong ito ay iniwan si Job ng kanyang asawa. At kung ating babasahin chapter by chapter by chapter sa aklat ng Job, sa chapter 42, 12 hanggang 13, sabi po ng Bible, and the Lord blessed the later days of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. And then verse 13, he had also 7 sons and 3 daughters. At ang sabi po uli sa mga pag-aaral ng Biblia ay nag-asawa uli po si Job ng panibago at nagkaroon ng 10 anak. 7 nga po ang anak na lalaki at 3 anak na babae, at pinagpala ang kanyang huling wakas. Take note mga kapatid, dito si Job ay nag-asawa uli, pero kung ito ay hindi kinalugdan ng Diyos, hindi magiging mabuti ang kanyang huling wakas.
Muli, mga kapatid, ako po ay ito ay pag-aaral ng salita ng Diyos at hindi po natin ito, mga kapatid, kung ano po ang ating stand. This is just one of the views ano na dapat po natin i-consider, na huwag po tayong maging judgmental, huwag po tayong maging critic, huwag rin po tayong maging saradong isipan na maging malawak, na wala, ulitin po, wala pong nagkakagusto ng divorce, wala nagkakagusto ng annulment. At kaya lang minsan nangyayari ito dahil sa mga bagay na hindi inaasahan. Ngayon kung nangyayari po ito sa mga ilan nating kapatiran, don't be judgmental. Kasi ulitin ko, hindi mo alam marahil kung ano ang grounds, kung ano ang dahilan kung bakit sila hindi nagsasama o kung bakit sila naghihiwalay. Sana mga kapatid, muli ang ating tinalakay ngayon ay annulment. Ang annulment po ba ay biblical? Yes, mga kapatid, it is biblical kapag ito ay mayroong grounds. Sana makatulong po ito sa bawat isa sa atin. Muli, ini-emphasize ko po, I'm not encouraging sa mga married, ano, married na mag-annul kayo, no. Ulitin ko, kung kahit mag-file kayo ng annulment kung wala namang grounds, it will not be granted sa korte. Pero therefore, kapag ang isang annulment na grant sa korte, meron po yan grants. Yun ang sinasabi ng Bible na exemption, yung maliban sa pangangalo niya. Sana, mga kapatid, pagbulay-bulayan natin ang kasulatan ng paulit-ulit before we comment, before we critic, bago tayo mag-ano. So, aralin po natin itong mga tinalakay natin ng paulit-ulit if really it is biblical. At kung biblical, why don't we consider it? Salamat at naway mapagpala tayo ng ating Panginoon. At hanggang sa muli, pagpalain tayo ng Diyos. God bless!